Ito pong pag-usapan natin mga kapatid ngayon, prayer and godly compassion. Kailangan ko yan. At kailangan ko yan araw-araw. How about you? Kumusta kayo? Katulad ko ba na gustong manalangin na magkaroon ng Diyos noon na habag para sa ibang mga tao? Kailangan po natin yun. At tulungan tayo ng Panginoon itong pag-aaralan natin. I will be having a new series on the ordained life of God for His children. Ah, napakasarap po yun. Napakaganda po. If we would only know, walang plinano ang Panginoon na ikakasama ng ating buhay, kundi everything for our own good and for His glory. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. And then pagdating natin sa verses 9, chapter 9, verses 1 and 2, ito pang sabi, I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Spirit that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. The writer, si Apostle Pablo. Okay? Pagdating mo sa verse 3, ito pong sabi, For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Mapansin po ninyo, nag-start po ako sa verse 1 ng chapter 10. Actually, sa Bible, wala naman po talaga ng mga chapters. Wala naman. At maging mga verses sa original po. Bali, nilagyan lang yan ng chapter and then verses para madaling intindihin by topics. Okay? So, ang actual na katapusan ng chapter 9 is chapter 10, verse 1. Okay? Meaning, nagsimula si Pablo sa chapter 9, verse 1, and then pagdating ng chapter 10, verse 1, doon nagtapos sana ang kanyang topic about prayer and godly compassion. At ang specific na pinagbibigyan o binibigyang tuon niya dito ay ang kanyang mga kadudugo, ang mga Israelita. At when I say mga Israelita, hindi po yung mga nandyan ngayon. Ang mga tunay na mga Hudyo na kadudugo nga ng Panginoong Hesukristo in the flesh, nasa nang maging nang magkatawang tao ang Panginoong Hesukristo, dinidiscuss po dito sa chapter 9 ang kanilang past, and then chapter 10 ang kanilang present during the time na isinusulat yan at hanggang ngayon, and ang kanilang maging futuro sa chapter 11. So kung nanood po kayo, nakinig po kayo doon sa YouTube channel natin, and I urge you to read it and study it, I discuss it thoroughly doon, ang Romans chapter 9, 10, and 11. Kasama na doon ang pag-intindi sa kung minsan controversial na issue ng tinatawag sovereignty of God. Okay? So, pag-aralan po ninyo yun. Ngayon, mapapansin po ninyo, sabi ni Apostle Pablo sa verse 1 ng chapter 9, balikan ko po yung verse na yon, I say the truth in Christ, I lie not. Pwede namang sabihin niya, hindi ako nagsisinungaling. Pwede namang sabihin niya, nagsasabi ako ng katotohanan. Then wag na niyang sabihin ang hindi ako nagsisinungaling. Pero inulit niyan to give emphasis na itong kanyang ginagawa na paglalahad ng kanyang habag na dinadaan niya sa panalangin, itong pagpapahayag niya ay hindi nga mula sa kanya. And we want us that to understand kasi sabi niya, my conscience also bearing me witness in the Holy Spirit. Now, ilang parte ang
buhay ng tao. Ang tao, ilan ang parte? Tatlo. Ano yung isa? Spirit, soul, and body. Okay, espiritu, kaluluwa, katawan. Saan nakikita yung conscience? Saan yung conscience? Espiritu, kaluluwa, katawan. Walang konsensya ang katawan. Walang conscience din ang kaluluwa. Ang conscience ay nasa espiritu. Okay? The conscience, yung tinatawag intuition. At dito sa espiritu natin, nakikipag-usap ang banal na espiritu. The Holy Spirit witnesses with our spirit that we are the children of God. Sabi ni Pablo, hindi ito galing sa sarili kong kagustuhan o determinasyon na maging mahabagin. Mula ito sa banal na espiritu at pinatotohanan niya ito sa aking espiritu. Sabi na nararamdaman ko yan. I know it, ang banal na espiritu nagpapatotoo sa aking konsensya. Grabe ano? Tawagin mo ang banal na espiritu na maging isa sa mga testigos ng nangyayari sa iyong buhay, then that is really something. Hindi ito outburst of emotion na parang nakakita lang si Pablo ng kalagayan ng mga tao at biglang nahabag si Pablo at nang sabi siya, anong gagawin ko? Anong gagawin ko dito? Alam nyo, tayong mga tao, kahit ng mga unbelievers, ang hindi mga tunay na mananampalataya ay may ganyang emotion. Pero hindi po yan compassion. Okay? May ganyang emotion, madali tayong mahabag. Nakikita natin ang kahirapan ng mga tao. Pagbisita ka sa hospital, nakikita mo ang mga taong may karamdaman, umiiyak, nananaghoy. Nararamdaman mo ang habag, di ba? At may mga tao na talagang madali naman tumulong sa mga taong ito. That is human compassion. Hindi yan godly compassion. Iba po ang godly compassion. At hindi mo ito maturize. Hindi po ito theory. Hindi mo ito maintindihan actually. Makinig ng maigi. Hindi mo ito maintindihan sa pamagitan ng explanation. You can only understand this kung ikaw ay talagang may relasyon na tunay sa tunay at buhay na Diyos at nakikipag-ulayaw ka sa Kanya. You are intimately fellowshipping with the Lord. You will know godly compassion. Okay? Ito po ang nangyari kay Pablo. Kaya't nang sabihin niya dito, I say the truth in Christ. Nagsasabi ako ng katotohanan diyan kay Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatotoo. Nagpapatotoo sa akin diyan sa banal na espiritu na mayroon akong kabigatan. Great heaviness. At tingnan niyo ang word. Continual sorrow in my heart. Ano ba ito? Hindi ba si Apostol Pablo rin ang nagsabi nang nandoon siya sa kulungan ng Philippi? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa mga mananampalataya ng Philippi? Sabi niya, rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Hindi ba siya rin ang nagsabi, sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 10, I greatly rejoice in the Lord. Siya na nagsasabi at nagcha-challenge sa mga mananampalataya na maging puspos ng kagalakan always, palaging magalak diyan sa Panginoon, siya rin ay nagagalak. So there was no pretension in his part, kundi talagang siya rin ay nagagalak at gusto niya na ang nararamdaman niya, ang na-experience niya na kagalakan, ay ma-experience din ng mga tunay na mananampalataya. So ang tanong ngayon, paano na nandyan ang palagiang kagalakan and yet nandyan pa rin ang palagiang continual sorrow? Mahirap intindihin, di ba? How can sorrow and joy be together at the same time?
tayong tao wala nang ganyan. If we are sorrowful, we cannot rejoice. If we are rejoicing, we are not sorrowful. But you know, the God of the Bible, ang Diyos ng Biblia, na makapangyarihan sa lahat, and he has that complexity of emotion, kaya niyang pagsabayin ang emotion ng kagalakan at ang emotion ng compassion or kalungkutan. That's why ang Diyos na nagsasabi, rejoice with them that do rejoice and weep with them that do weep. He can do it at the same time. Hello, medyo maliwanag. May mga taong nalulungkot ngayon, right? May mga mananampalataya na nasa kalungkutan ngayon. Ang Panginoon nalulungkot kasama niya because He Himself can sympathize and empathize on these people. Pero may mga mananampalataya naman ngayon na puspos ng kagalakan, and God is rejoicing with them. And He can do it at the same time. Mga kapatid, sinasabi ko po yan sa inyo para dumating sa isipan natin yung talagang desire na, oh, kailangan ko ang godly compassion, hindi lang yung human compassion. For me, as a human, it is impossible, but hindi po sa mga taong mananampalataya na nakikipag-ulayaw, natutong makipag-ulayaw sa Panginoon. There is that possibility of continual sorrow na kasama ng continual joy or continuous joy. Siguro ko, alam naman ninyo, kinu-quote natin yan, as sorrowful yet always rejoicing, sabi ng 2 Corinthians. So having said that, mga kapatid, two questions we will attempt to answer. Dalawang katanungan. At dito tayo maglalahad ng mga ipinagkaloob sa atin ngayon na katotohanan mula sa Panginoon. Sino ang mga taong kinakailangan magkaroon ng godly compassion? Sino ang mga taong ito? Okay? Kung hindi yan para sa iyo, dahil hindi ka pa mananampalataya, hindi yan human, hindi galing sa iyo. Pero pwede ba na kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, pwede ba na mangyari din ito sa iyo at mangyari din sa akin? And then pangalawa, what is involved in the exercise of godly compassion? What is involved? So we attempt to answer first the first one. And mind you, hindi po ito parang technical na kailangang alamin mo lang at i-memorize mo ang 1, 2, 3. No, it's not. This is to inform us so that we will desire, like food, to eat. Okay? Inform natin na available yan para ikaw mismo ang magsabi, kailangan ko yan. I need that, Lord. Bigyan mo ako ng ganyan. So, tingnan po ninyo, ang una, ang mga taong nandyan kay Kristo ang makakaranas, makaka-experience ng ganitong godly compassion. Sabi ni Pablo, I say the truth in Christ. I lie not. Hindi ako nagsisinungaling. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng in Christ? Diyan kay Kristo. Okay? Nandiyan ka nga kay Kristo. Meaning, kung ito ang circumferensya ng tinatawag Christ, then nandiyan ka sa loob. Outside of Christ, wala ka nito. And there are people na hindi nakakaalam that they are outside of Christ. Akala nila, dahil naniwala sila na mayroong Diyos, then nandiyan na sila sa Diyos. No. Alam niyo mga kapatid, ito ang nangyari sa atin nang makarinig tayo ng ebanghelyo. Nang makarinig tayo ng mabuting balita, nakita natin ang ating sarili na tayo masama, marumi, sa kanyang harapan. Subalit on the other hand, nakita rin natin sa pamagitan ng kapahayagan ng Banal na Espiritu ang dakilang pag-ibig ng Panginoon
na inibig niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Nakita natin na siya ang naging kahalili natin doon sa krus ng Kalbaryo. Na siya ang nagbayad ng ating kasalanan buong-buo. At nang masilayan po yan ang ating spiritual na mga mata, tayo po ay nagdesisyon na magsisi ng ating kasalanan at manampalataya sa Panginoon. Nang time na yon, kung kailan yon nangyari sa iyo, kinuha ka ng Panginoon mula sa kamay ng Diablo, mula sa kampo ng kadiliman, at ikaw ay inilagay diyan kay Kristo. Colossians 1.13, napaliwanag na rin natin yan. Yan ang tinatawag regeneration, kapanganakang muli. Hindi yung parang pinatungan ka ng kamay ng kung sinong tao at nakaramdam ka na parang nakuryente ka at na ganun-ganun ka, tapos nabuwal ka pag ano mo, nang matauhan ka, na born again ka na. Nakakita ka dyan sa Bible ng ganyan? Wala. Ang nakita kong nangingisay, yung inaalihan ng masamang espiritu. But I'm telling you, mga kapatid, kung hindi yan nangyari sa'yo, then wala ka nga dyan kay Kristo. Ang mga tao lang na nandyan kay Kristo ang talagang pwedeng magkaroon ng eksperyensya ng godly compassion. Okay? Why? Ang mga tao dyan sa Panginoong Jesucristo, ang mga tao, ang mga tunay na nandyan kay Kristo, ito lang ang mga tao na nakakaalam. Hindi sa kaalaman ng teorya, kundi he has that assurance that there is no more condemnation to those who are in Christ. Nabasa ninyo ang Romans 8:1? Sige nga, basahin natin. Ready? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Meaning, nakita mo na ngayon na, huy, hindi na ako pupunta ng impyerno. Hindi dahil nag-anib ako sa reliyon, naging baptist ako, o kung naging membro ako ng kung anong organisasyon. Hindi po. Hindi mo kailangan yan. At itong sasabihin ko sa inyo, kahit naka-anib ka ng kung anong mga reliyon, organisasyon ng sanlibutang ito, isa-isahin mo niyan, magpamembro ka dyan, kung hindi ka tunay na mananampalataya ng tunay na Kristo, you are still under condemnation. Diba? Ang mga tao lang na tunay na mananampalataya sa tunay na Kristo ang siyang hindi nahahatulan. At kung ikaw ay assured, meaning natitiyak mo yan sa kaibuturan ng iyong puso, more than the theory, kundi ikaw mismo, mapupuspos ka ng kagalakan, sigurado yan. Mapupuspos ka ng kagalakan. Dahil alam mo, papunta na sana ako ng impyerno, eh ngayon, nagmamartsa ako papuntang langit. And then, darating din sa iyo, kaakibat ng kagalakan, ang sorrowful heart doon sa mga kamag-anak mo na hindi patunay na mananampalataya. Tama? Can it dwell together? Ang sorrow at ang joy? Yes! Makikita mo ngayon, ako papunta ng langit. Ang mama ko punta ng impyerno. Ito kawawa naman, nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Itong papa ko kawawa naman, oh. Hindi lang na nagsasamba sa Diyos-Diyosan, babaero. Oh, hindi lang nagsasamba sa Diyos-Diyosan, lasinggo, sugarol. Inabasa mo sa Bible, alam mo, ang patutunguhan ng mga taong ito. Pero ikaw nakatitiya ka na makakapasok ka sa langit, then the Holy Spirit will work in your hearts while you are enjoying your position in Christ. You are also sorrowing for those people who are outside of Christ. Naintindihan po? That is the godly compassion that can dwell in the hearts of a joyful Christian. At ito nga po ang sabi ni Pablo. Sabi na, I have a continual sorrow in my heart. Napapatuloy ito. Kasi nakikita ko ang aking mga kadudugo, ang mga Israelita. Hindi sila tunay na mananampalataya ng tunay na Kristo. They have the form of godliness or they are doing righteousness on their own strength. And you know, mga kapatid ko,
Sabihin ko po sa inyo, ito dapat ang nangyayari sa buhay ng mga tunay na nandyan kay Kristo. Ito ang dapat, na kung makita mo ang kalagayan ng maraming mga tao, sino sa inyo nakapanood ng prosesyon? Sinong nagsama doon, sumama doon? Delikado kung sumama kayo doon. Pero nang makita mo ang ganitong kalagayan, ano ang nasa puso mo? Nagalakas, sabi na, ay, magpapainpirno kayo. Ay, painpirno kayo. No, it's not. Ang nandoon sa puso mo, kawawa naman ang mga taong ito. Tama. Nandiyan ka sa kagalakan sa Panginoon, pero nakikita mo ang kalagayan ng mga taong hindi patunay na mananampalataya. They are not in Christ. And so they are still in that condemnation. And so, ikaw ngayon, nagkakaroon ng godly compassion. I cannot just rejoice na ang mahal ko sa buhay papunta ng impyerno. Naalala ko yung kanta ni John Arise. Pinakanta na natin dito. Ang sabi doon, how can I meet Him without my loved ones? How can I know? One time of one of these days, ikanta ninyo yan dito. Sabi niya doon, makakaya ko bang i-meet up ang Panginoon na hindi ko dala ang aking mga mahal sa buhay? And that is the product of godly compassion. Are you in Christ? Nandiyan ka kay Kristo. Tunay. Then you should have godly compassion. Pangalawa, ang mga taong nandiyan kay Kristo ang pinananahanan ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Sige, basahin natin. 1 John 3:17. Start. But whoso has this world's good and sees his brother have need and shuts up his bowels of compassion from him, how dwells the love of God in him? Kung ikaw raw ay mayroong mga material na mga bagay, meaning sa sanlibutang ito, medyo binindisyonan ka ng Panginoon, pinayaman ka ng Panginoon, pero nakikita mo ang kapatid mo salat na salat sa pangangailangan, lumapit sa iyo, humihingi ng material na bagay na mayroon ka namang kakayahan para magbigay. At sabihin mo lang sa brother mo, okay, ang brother, God bless you. Wala kang habag doon sa brother mo. At sasabihin mo na ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa iyo, sabi ni John dito, that's impossible. That's impossible. Why? Ang tunay na mananampalataya, pinananahanan ng pag-ibig ng Diyos, hindi po issue sa Kanya ang mag-share ng Kanyang material na bagay. But a privilege, it's a privilege, a joyful privilege. At alam po ninyo mga kapatid, ilagay mo yan sa sitwasyon, sa pagmimisyon, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, para ang mga tao ay makarinig ng mabuting balita. At ikaw na tunay na mananampalataya, pinagpala ng Panginoon, wala kang concern sa mga bagay nito. Pero sisabihin mo, oh, inibig ako ng Diyos, mahal ako ng Panginoon, everyday natitikman ko ang pag-ibig ng Diyos. And yet you are not participating diyan sa paraan ng Diyos para maipahayag ang salita ng Diyos, there is a big question mark. Alam niyo ang tinatawag pag-ibig ng Diyos, isa sa description ng pag-ibig ng Diyos na sinasabi sa, I think it's in the book of Ecclesiastes, mga kapatid ko, ay ito po, parang current of water na hindi pwedeng pigilan. Okay? Maari daw pigilan ang tubig, but not the love. Hindi pwedeng pigilan ang pag-ibig. Lalabas at lalabas yan. Because love will always find a way. She finds a way to express her love. Right? Because love
will always find a way. Do not love with your mouth without that action. Because love, katulad ng pag-ibig ng Diyos, He loves us and then He gave His life for His only begotten Son for us. So ang mga taong tunay na mananampalataya, nandyan sila kay Kristo, pinananahanan sila ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang nakakaramdam while enjoying the love of God every day. And yet, yung enjoyment nila, gusto nilang i-express sa iba. Gusto nilang ipaabot ito. Ano kayang magagawa ko dito sa aking opisina? Ano kaya ang magagawa ko dito sa aking mga classmates? Ano kaya ang pwede kong gawin dito sa aking mga co-teachers? Ano kaya ang pwede kong gawin dito sa aking mga estudyante? Paano ko maipapahayag ang nag-uumapaw na pag-ibig sa puso ko? Yun kung nag-uumapaw. Paano mo? It will find a way. Maybe gospel tracts. Maybe share mo. Mayroong nakikinig ng salita ng Panginoon, sige. O nagpapahayag ng salita ng Diyos, sige, makinig ka. Or maybe nakita mo, kailangan tulungan ang batang yan, kahit na sumulat, o kaya't magbasa, itulungan mo. Pagkatapos, o bago mo, o samantalang nag-uusap kayo, share to Him the love of Christ. Because all things come from God, all things must be for God. At alam ba ninyo, kahit anong klaseng profession ninyo, kung tunay kayo na mananampalataya, may tao kayong nakakausap dyan, may tao dyan na hindi pa tunay na naligtas, may tao dyan na nagmamarcha papunta ng impyerno, hindi alam ang pag-ibig ng Diyos. Ikaw na nakakaalam, sabi ng Panginoon, ikaw ang gagamitin ka dyan. Okay? Kaya nga hindi tayo kinuha agad ng Panginoon nang tayo'y linigtas. Iniligay tayo sa bawat lugar na ang pagnanais ng Panginoon, ikaw at ako ay maging testimony doon. Not only that, mga kapatid, ang mga nandyan kay Kristo, sila po ang nakatikim ng biyaya ng Panginoon. Only those who are in Christ have tasted that God is gracious. God is gracious. Mapagbigay. Very gracious. Hindi kailanman kinuripot tayo ng Panginoon. Hello? Kinuripot ba tayo ng Panginoon? Tama ba yung Tagalog ko, kinuripot? Meaning, tinikis ba tayo ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, oy, sobra ka naman humingi. Ito lang. Kulang na nga ito eh. Ganun ba yon? Tinitikis ba tayo ng Panginoon? Hindi. Pero sabi ko, Lord, pinagpala mo nga kami. Pinagpala. Hindi mo kami kinuripot. Hindi mo kami tinipid. Hindi mo kami tinikis. God is like that. He is gracious, mga kapatid. He is gracious. And if we have tasted that God is gracious, hindi ba dapat? We should be gracious also to others. Ganun po, mga kapatid, ang nangyayari sa loob ng tunay na naligtas. Ganun po, when he see the world, pag tinitingnan niya ang sanlibutan at nakikita niya ang ganitong mga sitwasyon, more than sa nakikita niyang physical or material condition ng tao, ang nakikita niya ang mga taong ito parang mga tupa na walang pastor, kailangan silang makarinig ng ebanghelyo, kailangan may mag-akay sa kanila. So, sinasabi ko po ito sa inyo mga kapatid, have you tasted that God is gracious? Pag makita mo mga batang ito, saan sila ngayon after 10 years? Saan? Sa rehab center? Sa bilangguan? Sementeryo? They are like with sa expression pa ng Panginoon. Look at the fields. They are white, ready for harvest. Pero yun nga kung minsan nabubulag tayo sa katotohanan because we are filled of ourselves. At dito ngayon pag-uusapan natin what is involved in the exercise of godly compassion. Number one is self-denial. Self
abnegation. Yun ang sinasabi ni Pablo dito eh. Tingnan nyo, ang sabi niya sa verse 3 ng Romans chapter 9. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren. Naku, mahirap sabihin yun. I could wish, pwede nang ako na lang ang mapunta sa impyerno. Basta itong mga kapatid ko, itong mga kadudugo ko, mapunta ng langit. Was he fanatic? Fanatic ba si Pablo dito? Mayroong tinatawag psychological and emotional problem na hindi na inisip ang isang bagay, kundi nag-react na lang sa kanyang emotion. Sabi niya, ako na lang. No, it's not. But may nakikita siyang model. I believe na dapat makita natin na model. Okay? I could wish that myself were accursed from Christ. So, ang ibig sabihin lang, i-capsulate ko lang, kung ikaw ay tunay na nanampalataya kay Kristo, hello, patay ka na. Sabi ng Bible, napako tayo kasama ni Kristo. Ang ating datihang pagkataon, napako na kasama ni Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, I am crucified with Christ, however I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith on the Son of God who loved me and gave Himself for me. That's why sinasabi ng salita ng Panginoon, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God. Ibilang mo na patay ka na nga. Patay ka na dahil ang ating datiang pagkatao ay namatay na kasama ni Kristo. Ngayon, kung patay ka na, hindi ka na pwede magsabi, ang gusto ko, ito, bahala kayo dyan, basta ako, ito ang gusto ko. Okay? Sakim yun na tao. Pero ang taong tunay na naligtas, nako, mayroon ako ng ganito, dahil kay Kristo, ito sila wala, bibigyan ko ng pagkakataon para magkaroon sila ng nandito rin sa akin. You lose yourself for the sake of others. At makinig ng maigi, ang nagpipreserba ng kanyang sarili, mawawalan niyan. Ang nawawalan ng kanyang sarili, he who loses his life for my sake in the gospel, the same shall find it. 45 years na po ako na mananampalataya, I have proven it to be true. Tipirin mo ang Panginoon, kuriputan mo ang Panginoon sa buhay mo. Huwag mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Dahil buhay ko ito, ako ang dapat na masunod. Ang gusto ko, ang dapat na masunod. Maniwala ka o hindi, ikaw ang sisira sa iyong buhay. Pero kung kahit na may katakot sa puso mo, pero alam mo na hindi kanya aapihin, hindi ka aapihin ng Panginoon, hindi magkakamali siya sa iyong buhay, i-surrender mo ang kanyang ang iyong buhay sa kanya. Sabihin mo, Panginoon, narito ang aking buhay. Mahina po ako. Hindi ko po ito kaya. I surrender it to the Lord. I tell you, he who saves his life shall lose it, but he who loses his life for my sake in the gospel shall find it. Kayo na mga kabataan, mga young people, nag-aral pa kayo. Ang iba sa inyo, baka nag-isip mag-asawa o kung ano, pero sabihin ko sa inyo, bago pa man niya inisip ninyo, ano man ang mga sa plano ninyo ngayon, alam ba ninyo na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa inyo? At hindi kayo dapat matakot o mag-alala sa kung anong magiging kahihat na ninyo kung isusuko ninyo ang buhay ninyo sa Panginoon para gamitin kayo. Hindi kayo dapat mag-alala. While we cannot know the future, but we know who holds our future. Right? And the one who holds our future, he will hold it for our good and for his glory. So, self-denial. Now, ano ang nasa, ang example, anong model na nakita ni Pablo, I believe? Ito po, Moses' example. And Moses returned unto the Lord and said, O, these people,
have sinned a great sin and have made them gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. So ang context po nito, si Moses ay umakyat doon sa bukid ng Sinai at nakipag-usap po siya doon sa Panginoon. 40 days and 40 nights. Medyo na nabagot na sa kahihintay yung mga Israelita sa paanan ng bundok. Kaya't gumawa sila ng diyus-diyusan doon sa mga earrings nila, golden earrings nila, gumawa sila ng baka na diyus-diyusan at sinamba nila yon. Of course, galit ang Panginoon. At ang offer kay Moses ganito. You can read it in Exodus 32 verse 14. Sabi ni ng Diyos kay Moses, Moses, pabayaan mo ako, Moses. Papatayin ko ito sila. Lulupigin ko yan sila lahat. At ikaw, Moses, gagawin kitang dakilang bansa. Wow, what a great offer. Moses will become a great nation. The Israelites na nagpasaway, they deserve punishment, then kailangan hatulan. Pero sabi ng Panginoon kay Moses, it's good that we argue with the God eh. So nag-argue si Moses, Lord, kung papatayin mo sila, anong sasabihin ng mga Egyptians? Kinuha-kuha mo sila doon sa Ehipto para dalhin doon sa lupang pangako. Pagkatapos hindi mo pala kaya, pinatay mo rin? Grabe, what is the issue? The issue is God's glory. And so sabi ni Moses, Lord, ito na po na binabasa natin. Bumalik siya doon sa taas at sabi niya, Lord, totoo po, nagkasala ang mga taong ito. Ikaw ay banal, hindi mo pwedeng pabayaan lang ang kasalanan nila, ikaw justisya. Totoo mo, Panginoon, nakarapat dapat silang patayin. Pero, kung pwede mo siyang patawarin, and I told you already this, mayroong hyphen diyan. Mayroong semicolon diyan. Kahit na sa original, mayroong ganyan. Bakit? Nag-pose si Moses. Bakit? Anong nararamdaman ni Moses? He has that godly compassion. While he is enjoying in the presence of God, fellowshipping with God, but he has that continual sorrow for the Israelites. At sabi niya, okay Lord, kung hindi mo sila patatawarin, pwede, ako na lang ang burahin mo sa iyong aklat. And that is the model na nakita ni Apostol Pablo. Na nakita na sabi niya, I have a continual sorrow in my heart. I'm willing to be accursed. Mahirap yan ipanalangin, mga kapatid ko. Pero sabihin ko po sa inyo, when you see that it is also what Christ did for us, yan ang ginawa ng Panginoon. Nang nandoon siya na bayubay sa cross, ang unang mga kataga na binanggit niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Dumanas siya ng grabing pang-aapi, grabing pangbubugbog, niluraan ang kanyang mukha. Karapat dapat lang nahatulan ang mga taong yon. Isang sinyas lang ng Panginoon ang kanyang mga anghel. Lilipulin ito lahat. But he did not do it. Instead, namagitan siya sa Ama at sa mga taong makasalanan at sabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. Mga kapatid, pwede ba ang ganyan? Yes, pwede ang ganyan. And I want to tell you, wala namang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon, pero alam natin darating. At alam natin na palapit ng palapit. Right? Kung ang akala mo palayo pa ng palayo, you are seriously mistaken. Okay? Palapit ng palapit ang pagdating ng Panginoon. We have but a very short time to reach out and to share the gospel. So, last po, tapusin ko na ito. What is involved? Intercession. So, self-denial,
and intercession. Ito po ang mabasahin ko sa inyo, Ezekiel chapter 22, 30 and 31. So, okay, basahin natin. And I sought for a man among them that should make up the heads and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it. Itong malungkot. I found none. Ang kondisyon ng Israel during the time ay kondisyon na talagang karapat dapat na silang paluin. Karapat dapat na silang parusahan. Nagpapatuloy sila sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Pero nangako sila na ang mamahalin lang nila ang Diyos sa kanilang buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan nila. Yet, they were ensnared and doon, napasok nga sila doon sa kondisyon na yon. At sabi ng Panginoon, nahatulan ko kayo! Pero bago humatol ang Panginoon, makinig ng maigi. Kasi darating naman talaga ang paghatol ng Panginoon sa libutan ito. Bago humatol ang Panginoon, naghahanap po siya ng mag-intercede, ng magpapagitna at sabihin, Lord, pwede? Ako na lang ang hatulan mo? Uy, parang si Moses. Parang si Jesus. Parang si Pablo. Sabi niya, I sought for a man to stand in the gap para hindi hatulan ng Panginoon ang lugar na yon, ang Israelita. Pero ang malungkot, I found none. Sa ating kapanahunan ngayon, may masusumpungan ba ang Panginoon na magsasabi, I will intercede for my mother. I will intercede for my children. I will intercede for my father. Na kahit na ako ang parusahan ng Panginoon, di bali, basta sila mapalangit. Are you willing? Maybe a test of faith. Pero totoo po yun, mga kapatid. Naghahanap ang Panginoon. Bago hatulan ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah, naalala ninyo? Pinuntahan niya si Abraham at sinabihan niya, sabi niya, sobra na ang kasamaan ng Sodom and Gomorrah. Hatulan ko ito. Nung sabi ni Abraham, Lord, kung mayroong 50 people doon, hatulan mo? Sabi na, hindi. Kung mayroong 40, hatulan mo? Sabi na, pang hindi. Kung mayroong 30, hatulan mo? Hindi. Anong ginagawa ni Abraham doon? He is interceding. He's interceding. Kung mayroong 10 doon, hatulan mo? Sabi ng Panginoon, hindi pa rin. Nahiya na siguro si Abraham, tumigil na sa pag-intercede. Dahil sabi niya, kung mayroong 5, kung nagsabi siya na mayroong 5, nandoon si Lot, ang misis niya, dalawa na, may 3 silang anak, may dalawa silang anak, di ba? Nag-asawa ng, so 6 na, tumigil sa pag-intercede. Sabi ng Panginoon, okay, hatulan ko yung Sodom and Gomorrah. Kumusta ang kondisyon ng Sorsogon? Ah, salamat, may mga Christians dito, tunay na Christians. Yung mga nagpo-prosesyon, yung mga nagsasamba sa Diyos-Diyusan, hindi ba karapat-dapat hatulan? Sagot kayo, hindi? I am not speaking with my own authority, I'm speaking with the authority of God. The authority of God's Word. Nasabi ng Panginoon, ang mga idolaters, si lahat po sila ay hahatulan ng Panginoon. Diba? Who will intercede for them? Pwede ba ako? Pinag-preach ko na rin ito noon at sabi ko, Panginoon, kung pwede ako, narito pong buhay ko. Dumating po sa punto na hinatulan nga ng Panginoon, sabi dito, therefore have I poured out my indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. Their own way have I recompensed upon their heads, says the Lord God. What is involved in the exercise of godly compassion? And actually, this is the ultimate. Meaning, all other things, ang ibang binanggit natin kanina, like self-denial, like intercession, ang itong dalawa na yon ay bunga lang ng ganito. It is intimacy with the compassionate God. It is not theory per se. It is how deep and true is your relationship with God.
Intimacy with the compassionate God. Si Moses, ilang araw nga siya doon sa bundok ng Sinai, 40 days and 40 nights. Oo, no food, no water. What was he doing there? Gipag-usap sa Diyos. Of course, sinasabi siya ng maraming mga bagay ng Panginoon doon, kasama na yung pagpapatayo ng tabernacle and all the rest. Pero, he was alone with God, mga kapatid ko. Kumusta po ang buhay natin? Ilang araw na hindi ka nagbabasa ng Bible? Be honest. God loves honest person. Ha? Aminin. Ilang araw na kung nananalangin ka, parang andyan lang sa kisame, nakakaabot yung panalangin mo. Kahit na ikaw, hindi naniniwala na sasagutin ng Diyos ang panalangan mo. Ilang araw na yon? Mechanical ang prayer na yon. O kaya, hindi ka na nga nananalangin sa pagkain na lang at sa pagtulog. Lord, thank you for this food. You are so good. Amen. Then pag matulog na, Lord, I lay down my life to sleep. Give me rest. Amen. Mabuti pa yon, ng kunti. Ha? Pero kung hindi ka nananalangin bago ka matulog, makinig ng maigi. Mabuti pa ang aso umiikot ng 3 beses bago matulog. Nakita nyo? Ang aso umiikot ng 3 beses bago matulog. Bakit? Siguro ko nagsasabi ang aso, Panginoon, baka may tinik dito sa tutulogan ko, alisin mo. Ups, tulog siya. Kung natulog ka na hindi ka nga lang nanalangin, interceding for your children na hindi pa mananampalataya, for your loved ones na hindi pa mananampalataya, parang wala lang sa'yo, then it's time now na mag-pray ka. Lord, revive me. I want to go back. Kung talagang nangyari niya sa iyong buhay noon, I want to go back to that intimacy. I want to go back doon sa panahon na early magising ako at nagsabi ako, Diyos ko, kailangan kausapin mo ang puso ko about these things. Tulungan mo ako. My spirit wants to communicate with your spirit. Please speak to me. Mga kapatid, yun ang kailangan natin. Yun ang kulang ngayon sa mga local churches, I tell you. Kasama na siguro ang local church na ito. Yun ang kulang. Pero sabihin ko sa inyo, katulad tayo ng Ephesian church. The church who left her first love. Pakinggan nyo yun. Okay? Ganun po ang kalagayan ng maraming local churches ngayon. Full of activities, but they have left their first love. Very dangerous, mga kapatid ko. Tulungan tayo ng Panginoon. Sana, balik tayo doon. And this is the intimacy na ibig kong sabihin. Intimacy with God is not a self-effort, but a spirit-generated fruit. Hindi ito determinasyon. Okay? Kundi by faith, na alam mo naman, maraming pangako ang Panginoon dyan, ikaw ay nasa kalagayan na ganyan, so sabihin mo sa Panginoon, Lord, i-revive mo po ako. I want to go back to that fellowship with you. I want to abide in your presence. Please, do it by your grace. Tulungan tayo ng Panginoon. That is how we can develop a godly compassion.